Ikinaalarma ng local agriculturist ng Bayambang, Pangasinan ang pagsusunog ng ilang magsasaka sa kanilang taniman ng mais. Labag kasi po ito sa batas. Nagbabalik po si Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nabalot ng makapal na usok ang paligid ng Barangay Nalsan Sur dito sa Bayambang, Pangasinan. Ang pinagmumulan ng usok, 2 hektaryang maisan na sinunog ng mga mismong magsasaka. Tumagal ng 10 oras ang sunog. Sabi ng magsasaka, para mapabilis ang kanilang trabaho, sinunog na lang nilang mga naiwang tangkay ng mais matapos ang anihan. Yung sinunog malinis pag pinararo mo. Yun ang gawin namin dito. Bawal ito. Ayon sa Municipal Agriculture Office, ang ganitong paraan ng paglilinis ng basura ay paglabag sa RA 90-03 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Lahat ng barangay dito, mayroong farmer association, nagkakandak sila ng monthly meeting, sinasabihan na bawal talaga. Bagamat wala pang residenteng nagrereklamo, ang usok na mula sa sinunog ng mga pananim ay posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan. Makakasira rin daw ito sa kalikasan at sa mismong taniman dahil posibleng mawala ng nitrogen content ang lupa. Okay lang dahil nagsusunog kami. Okay lang yan yung sunog. Huwag lang yung mayroong masunog sa tabi mo. Yun ang mahirap, bayaran mo yun. Parang abono din po itong sinusunog namin. Para yung sa palay pa. Lumabas sa pag-aaral ng Agriculture Office na may mahigit 6,000 magsasaka sa Bayambang ang nagsusunog ng taniman pagkatapos ng harvest season. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung dapat patawan ng parusa ang mga magsasakang nagsunog ng sarili nilang maisan. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.